lang. So ito ang ating memorial welcome, brothers and sisters, and our dear friends to our memorial meeting. And ang readings natin is Genesis 30, which is from the book of Genesis. And napakaganda ng librong ito dahil ito yung libro ng kung saan foundation o pinagmulan ng mga ng ating pananampalataya. At kung wala sa ang Genesis, hindi natin malalaman, mga kapatid, ang mga pinagmulan ng lahat ng bagay. Unang-una ang paglalang ng Diyos. Kung paano nagawa ang mundo sa pamamagitan lamang ng nalikha ang lahat ng mga nasa ibabaw ng ating napakagandang mundo sa pamamagitan lamang ng 6 na araw. At nagpapakita ito ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay He is the all-powerful God which created heaven and earth. And makikita natin na napakaganda ng exhortation natin ngayon. Ngunit bago tayo dumako dyan ay tingnan muna natin ang ang overview ng Genesis. Okay, so makikita natin, mga kapatid, na ang author ng Genesis is si walang iba kundi si Moses. Excuse me. At ang date of writing is 1440 to 1400 BC. Ayan. So sinulat niya ito bago pagkatapos na ng mga pangyayari. At ito ay alam natin ni-reveal sa kanya ng ating Panginoon ng Spirit of God, ng power ng katastaasan. At ang period ng ng Genesis is from creation, doon nga nagsimula ang Genesis, to 1800 BC. So the title pa lang ng Genesis, it's a Hebrew which is meaning from the opening of the verse, in the beginning, makikita natin sa verse 1, chapter 1, God created the heaven and the earth. So yung in the beginning, mga kapatid, is the word Bereshit. So it means in the beginning. But the English name is taken from the title given in the Greek Septuagint translation. So yung Greek translation na Septuagint, it gives the English meaning of Genesis. Because the Greek word Genesis, it means birth. Yan, yung kapanganakan. Genealogy. So makikita natin there are, I think, 9 genealogies in Genesis. History of origin. So mayroon din source or pinagmulan. Which means this is the foundation, mga kapatid, which all the Bible is dependent upon. May lahat ng nangyayari sa Bible, mga kapatid, sa lahat ng book of the Bible, it has a beginning or foundation in Genesis. Meron siyang, kumbaga, makikita kung bakit ito naganap. Dahil halimbawa kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Cain, kay Abel, kay Adam, at kay Eva. At sa creation. So, the word is also found in the opening phrase of the first book of the New Testament, Matthew. Yung genealogy, mga kapatid, or history of origin. The first, Matthew chapter 1, verse 1. This is the genealogy of Jesus Christ. So, makikita natin, mga kapatid, the history of origin. Next, we have a summary. Genesis is the single most important book of the Bible. It is the beginning and the foundation which everything else is built. Everything revealed in the other books of the Bible has its beginning in Genesis. It is the first book of the Pentateuch, the Hebrew Bible, yung the first 5 books of the Bible, as we all know. As both the Hebrew and the Greek title suggest, the book of Genesis is the book
or a book of beginnings. Yan. So napakaganda mga kapatid na muli ay after 2020, we're back in January, we're back in our daily readings in Genesis. It's good to read again, once again, the foundation of our faith in Genesis. So, these are the divine portraits or the main characters of Genesis. See, Adam, he illustrates human nature and what we are, we have inherited from him. So, makikita natin si Adam. Si Cain naman illustrates the carnal mind, which is at enmity with God, and it has a religion of its own. Makikita natin na si Cain, nagre-represent siya ng pag-iisip ng natural na tao or yung taong carnal na alam natin na nakikipaglaban sa Diyos ang carnal mind, ang ating natural na desires or kagustuhan or natural na kagustuhan, yon. So not this, this is not the will or the will of God. Si Abel naman illustrates spiritual mind, which discerns the value of shed blood. So si Abel, nakita niya beyond carnal mind, and he offers what is acceptable, and so he obey from his heart, and he knows that it is important, it has significance, the value of the blood shed nung siya ay namatay, mga kapatid. And then also we have Enoch, illustrates communion. So then we have communion, or we have devotion with God, leads to separation from the world, typifies believers caught away from the great tribulation. So when tribulation comes, we will be saved. Just like Enoch, he was translated, or he was caught away from the chaos, from the destruction or great tribulation. At alam natin na next is Noah. Alam natin dahil dito na nga nagkaroon ng dilubyo or deluge. At makikita natin si Noah illustrates regeneration or ang pagbabagong saling lahi uli. Or we can say a reset. Yan. Being saved by the ark is a symbol also of baptism. At makikita natin na si Noah represents our baptism. Because after we dedicated ourselves to God and we understand the principles in the bloodshed of Abel, and we understand our carnal mind, we understand our human nature, then we go to the Word of God and we surrender to His will, and then we obey. So we will be saved, just like Noah. Just like Noah was saved from the flood, it illustrates water of baptism, or it symbolizes the water of baptism, which we will rise and we will be saved. And Abraham, it illustrates our walk in the faith. So Abraham went to where God told him, even though he's not sure, he doesn't know where he's going. Hindi niya alam, mga kapatid, kung saan siya pupunta. So he illustrates our faith. So after baptism, we walk the faith, mga kapatid. This is now our journey towards the kingdom. Now that we walk this journey in faith and waiting for our Lord's return. And in Isaac, mga kapatid, the sonship and heirship. Now we have the promises of the sonship and heirship. And also it tells us of our Lord Jesus Christ, where He is the only Son, only begotten Son, the only heir of the promise. So Jacob, the son of Isaac, illustrates service. So ito na tayo kay Jacob, mga kapatid. So naiintindihan natin ng mabuti ang flow of Genesis. So napakaganda.
He served 14 years for both his wives. So he served, he illustrates service. And 6 years for his cattle, yung binasa natin mga kapatid kanina. Dahil nag-serve pa siya kay Laban at gusto niya nang umalis, ngunit hindi siya pinayagan at sinabi ay paano ang iyong mga naiwan, ang iyong serbisyo at ang anak ko, mga anak ko, ilalayo mo ba sila sa akin? So Jacob illustrates service and also trust in God, kasi when we say the God of Jacob, we are saying that the God of providence and protection and caring, and angel was with him. He wrestled with the angel, mga kapatid. So makikita natin na the angel was always with him, as we God promised that the angel will be with us also, the angels. So last is Joseph, the genealogy of Joseph. It illustrates suffering and glory. So si Joseph naman, which is the son of Jacob, siya na yung nagsuffer, and then he also is worthy or very trustworthy man. Yan, si Joseph. Although he suffered wrong from others. Yan. Pero hindi siya nag-give up. So yun yung mga example sa atin mga kapatid na dapat nating napakagandang gayahin, katulad ng mga ina-exhort sa atin ng iba pa nating mga kapatid. So napakaganda na after the suffering, there will be glory. Next mga kapatid is we will now go to Genesis chapter 30 verse 1. So the background of Genesis chapter 30 is that alam natin na mula sa land of promise kung saan nabubuhay si Jacob at si Esau, ang kanyang kapatid, ay nagkaroon nga sila ng pandaraya si Jacob. Jacob the deceiver, he deceived his brother Esau. At makikita natin na na yung pagdi-deceive niya is nagbunga ng mga masasama. Unang-una, nawalay siya sa kanyang pamilya dahil tumakas siya at dahil gusto siyang patayin ni Esau. Ngunit I believe it is really meant the blessings for Jacob. But then you don't have to deceive. Kaya na-realize ni Jacob the lesson. Jacob the deceiver, now in the land of nowhere, kung saan hindi naman siya familiar, but he had Laban there, which is his relative of actually Abraham. So makikita natin na he learned what it was like to be deceived, because he was a deceiver before. So now the deceiver becomes the deceived. Yung nandaya, siya ngayon ang dinaya. Dinaya siya ngayon ni Laban. Dahil nung nagtrabaho siya ng 7 years, long 7 years, very long, ay ang binigay sa kanya si Leah, hindi si Rachel. So he was also deceived. Now the deceiver is to be deceived. He learned how distasteful it was, and it seems his character was improved by his experience. So nagkaroon nga na realize niya kung gaano kasakit na ma-deceive. Kaya dahil na-experience niya ito at nalaman niya na sa kanyang sarili na hindi niya na gagawin ang panloloko o pang-deceive. So now he was improved by his experience. So God may put us in similar situations to improve our characters. Maring ilagay din tayo ng Panginoon sa mga ganitong trials, bagamat hindi parehong-pareho ng kay Jacob. But if we have a problem, he may stung us with as he did to Jacob. So kung meron tayong problema or meron tayong character na kailangan i-mold ng ating Panginoon, God is working with our character. God is working with us. So sometimes what we did to others, we will experience so that we will know
the pain, parang malaman natin kung gaano kasakit ang bagay na ginawa natin sa iba, or kung paano kasakit yung bagay na ganun, kung ano man yun, mga kapatid. So when we are confronted with attributes we despise in others, kaya kapag tayo ay halimbawa tayo ay matalino, or tayo ay magaling, may skills, minsan minamaliit natin yung ibang tao. We despise others. So let us make sure we cleanse those attributes thoroughly from our own lives to become more like the people God wants us to be. So kaya nandito ang Word of God, mga kapatid, na lagi nating pinag-aaralan. We are the people of the Bible. Ika nga, sabi nga, we are Bible students. Bakit? Because this is what this is the Word of God. This is the Spirit of God working in us. Kaya kailangan natin na from time to time, we read the Bible at least every day, or we go to our meetings, we have Bible studies, we read passages from the Bible, we refuel ourselves just like the 10 virgins, yung 5 virgins na naglagay pa sila ng extra oil para alam nila kung ano yung mga mangyayari at alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. So, ganun din dapat tayo, mga kapatid. We should become more like the people God wants us to be. So, next. In chapter 3, mga kapatid, si Rachel was jealous. And kaya nga, makikita natin, and Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, "Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?" Kaya sabi kasi ni Rachel, "Give me children or else I die." Mga kapatid, itong sinabi ni Rachel ay may significance ito. Sabi niya, "Bigyan mo ako ng anak o mamamatay ako pag di mo ako binigyan ng anak." But when he conceived and bare Joseph, yung at childbirth, Rachel died. Kaya parang nagkatotoo yung sinabi niya. But then, blessings ang dumating. So, makikita natin na Rachel, we will see her in the kingdom, and he will be resurrected. So, he was given the promised son, or he was given another son, Benjamin pala, mga kapatid. So, the son of the right hand. So, mga kapatid, he was given the promised son, and yet he dies. Pero sabi niya, kung hindi ako magkakaanak, mamamatay ako. Pero nagkaroon naman ng siyang anak. So, makikita natin na mabubuhay siya sa kingdom. Dahil nagkaroon siya ng anak. He will not die. Yan. So, mga kapatid, nagalit si Jacob. Sabi, "Ako ba ay Diyos na nagtanggal ng iyong bahay bata para magkaroon ng anak or bunga?" Yan. So, sabi tuloy ni Rachel, "Kung hindi ako magkakaanak, behold my maid Bilha. Go in unto her and she shall bear upon my knees that I may also have children by her." So, in the custom of placing the newborn on the knees first of the father. So, yung bagong panganak, inilalagay sa tuhod ng ama. Yun yung custom nila noon. And he accepting it, acknowledged the infant as his own. At ina-acknowledge niya na anak ko to. And secondly, upon the knees of the mother. Pangalawa, sa tuhod ng nanay. So, Bilha's children were put on Rachel's knees. It means yung anak ni Bilha, which is the servant of Rachel, yung anak niya, hindi nilagay sa knees niya. Ina-acknowledge lamang na yung anak ni Bilha is legally anak ni Rachel dahil alipin lang siya ni Rachel. So, she was submitted to Rachel because he is a servant. He is only a servant. Yan. So, legally, the son of Bilha is Rachel's. Kaya kay Rachel, niece, kay sa tuhod ni Rachel,
inilagay, hindi kay Bilha. Because yung unang anak niya is ni Bilha ay anak ni Rachel. Ayan. At ang anak niya ay si Dan. Yan. Yan ang unang anak ni Bilha. Pero legally, anak siya talaga ni Rachel. Dahil si Rachel ang nag-utos at si Rachel ang amo o siya ang alipin niya si Bilha. So mga kapatid yan. So nakikita natin na he bear another son, a second son, and he called his name Naphtali. Ayan. So verse 9, when Leah saw that she had left bearing, she took Silpa, her maid, and gave her to Jacob. Ngayon, si Leah naman ang nainggit. So, hindi na siya magkaanak rin si Leah. So, parang nagseselosan sila kay Jacob. And then, ang sabi niya, took Silpa, my maid. O, kaya sabi naman ni Leah, kunin mo si Silpa para magkaroon siya ng anak. At sa akin yon, anak ko yon, anak ni Leah. So, Silpa is a servant of Leah. Ganun din ang ginawa. Binigay sa tuhod or ipinresent sa tuhod ng kanyang ama at ina na si Leah, kay Leah ipinresent. So, sabi ni Leah, I am in luck. Yan, sabi ni Leah. Happy am I, for the daughter shall call me blessed. And she called his name Asher. Ito yung anak ni Leah. Na anak ni Leah kay anak ni Silpa na anak ni Leah. So ang pangalan niya ay si Asher. At sabi niya, napakasaya ko. Hindi siya nag-isip ng tungkol sa Diyos. No real thought of God. Ako, napakasaya, napakaswerte ko. Yun. Hindi niya sinabing, God has made me lucky. And Reuben went in the days of the wheat harvest, verse 14. So makikita natin dito na nagkaroon ng sin or kasalanan itong si Reuben. So ayan. And then afterwards in verse 21 mga kapatid, hindi na natin iisa-isahin dahil ang haba nito. So verse 21, and afterwards she bare a daughter and called her name Dina. This is the only daughter, mga kapatid. And 22, God remembered Rachel. So after many years siguro, na-open din ang womb ni Rachel at nagkaroon siya ng totoong anak niya. And she said, she conceived and bare a son and said, God had taken away my reproach. So this is the very excellent attitude of Rachel. Isinasama niya ang Diyos. So, ang unang pinangalan niya ay Jehoshep. Or it includes the name Yahweh. Yan. So, Yahweh will increase. Parang gano'n mga kapatid. Or add. He has taken away the reproach. He has add to my blessings. Joseph is the increaser. Mga kapatid. So, yun yung meaning ng word of the name of Joseph. At makikita natin na dito sa verse 30, verse 25, basahin natin, come to pass when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, send me away that I may go unto mine own place and to my country. Gusto niya nang umalis mga kapatid si Jacob dahil kumpleto na yung pamilya niya. Nagkaroon na si Rachel ng anak, nagkaroon na rin si Leah, and nag-serve na siya ng 14 years, mga kapatid. Gusto niya nang umalis. So the birth of a son to his beloved Rachel inspired him to assert Jacob's independence. So gusto niya nang maging independent, mga kapatid, si Jacob. At gusto niya na rin bumalik sa kanyang magulang, kay Isaac at kay Rebecca, mga kapatid. At siguro alam niya na matanda na ito dahil ilang taon niya nang hindi nakikita ang kanyang tatay at ang kanyang pinakamamahal na magulang, mga kapatid. So makikita natin na sabi niya, give
give me my wives and my children. Verse 26, for whom I have served thee, and let me go, for thou knowest my service which I have done thee. So sabi niya, sapat na yung pinagsilbi ko sa'yo, na ang tagal kong nagsilbi sa'yo. Siguro ngayon ay pwede na akong mag-decide ng sarili. Wala na akong utang sa'yo, kumbaga. Yan ang sabi niya kay Laban. And Laban said unto him, I pray thee, if thou found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord bless me for thy sake. So nakita niya yung blessings ni Laban, na habang nandun si Jacob, yumayaman si Laban. Kaya sabi niya, wag ka munang umalis. Kasi kapag nandito ka, na binibless ako ni God, nagiging prosperous ako. So lahat ng gagawin mo ay nagtatagumpay. At kung sinabi mo na lalago ang ating mga tupa, ang ating mga alagang hayop, lumalago nga, nagagawa mo ito. So binibless, na-realize ito ni Laban na God was with Jacob, na pinapatnubayan siya ng Diyos si Jacob after all these years na kasama niya si Jacob. And he said, appoint me thy wages and I will give it. So sabi ni Jacob uli, and he said, thou knowest how I served thee and how thy cattle was with me, for it was a little which thou hast before I came. It is now increased into a multitude. Yan, makita natin sa verse 30 na lalalaman mo na nung dumating ako dito, mahirap lang ang katatayuan mo. At nung since nandito ako, dumami na ang iyong naging multitude, ang iyong cattle, ang iyong mga kayamanan. And he said, what shall I give thee? And Jacob said, verse 31, mga kapatid, thou shalt not give me anything. Ayoko. Kasi inaalok siya ni Laban, ano bang gusto mong ibigay ko sa iyo para hindi ka umalis? If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. So mga kapatid, kung sabi niya, kung ginawa niya to na pumayag siya, magiging servant uli siya ni Laban. Pero yumayaman naman sila. Kaso nga, ayaw niya na, gusto niya maging independent, mga kapatid. So meron na siyang sariling kanyang household. So shall my right, sabi niya din sa verse 33, binanggit niya yung kanyang pagpapagal, mga kapatid. Yung kanyang paghihirap, yung service niya kay Laban. So sabi niya, verse 33, so shall my righteousness answer me for me in time to come, when it shall come for my hair before my face, everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. So, and Laban said, behold, it would it might be according to thy word. So, and he removed that day. So, nagkaroon sila ng parang nag-sort sila ng mga goats, ng mga spotted goats, yan, sheep, yan. At naghatian sila, mga kapatid. At he set 3 days journey between himself and Jacob fed the rest of Laban's flock. So sa huli, pumayag din, mga kapatid. Makikita natin sa verse 35 that Laban wonders at such foolhardy request by Jacob, for there can only be very few such animals. Nakikita niya na napakakonti lang ng hinihingi ni Jacob. So hindi siya sakim, mga kapatid. Nevertheless, Laban tries to hide even the few that should go to Jacob. Pero itong si Laban, ay ano siya, yung kumbaga sa barat or mapanlin lang talaga siya. Tinago niya pa yung iba na dapat mapunta kay Jacob. So sa verse 37, it is God who causes Jacob to prosper, mga kapatid. At ito yung ibig sabihin na alam natin na the angel of God was with Jacob, na it is God who made him kung kaya't nagtagumpay si Jacob. Ganon din yung nangyari sa story ni Joseph, mga kapatid, na si God talaga ang he guides his people. Kaya nga God
did not make them perish through the drought and the famine, mga kapatid. So, in verse 43, makikita natin, bago tayo pumunta sa verse 43, verse 41, and it came to pass, whosoever the stronger cattle did conceive, Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutter, so that they might conceive among the rods. But when the cattle were feeble, he put them not in. So feebler were Laban's and stronger Jacob. So nagkaroon sila ng hatian ng flock. But then, it was God who causes prosperity to Jacob. At makikita natin sa verse 43 na pinagpala ngayon ng ating Panginoon si Jacob. Now he prepares to leave. Nagsimula na siyang maghanda para umalis. And he relies now upon the providence of God. So diligent application of legitimate efforts and precautions. So legitimate na yung kanyang effort. But he is still diligent, mga kapatid. Nag-iingat pa rin siya kahit na alam niyang ito ang kagustuhan ng Diyos. So, ganun din tayo, mga kapatid. Even though we know the will of God, we should always be careful sa ating mga lakarin o sa ating mga tulad ng ating pandemic, mga kapatid. Even though we know na God will protect us from this sickness, this virus, siyempre na nag-iingat pa rin tayo so that we work hand in hand with God. God will protect us, we protect ourselves. And so nakikita ng Diyos yung ating works at yung ating faith na hindi tayo natatakot, na pero nag-iingat pa rin tayo. Hindi tayo natatakot na God will leave us through this pandemic dahil ngayon ay magandang balita ay dahil siguro naman lahat tayo ay nalalasahan pa rin ang pagkain. Yun. So at napakalapit ng dumating, mga kapatid, ng vaccines. Ngunit may problema tayo sa ating bansa. Yun. So imbis na maagang nakarating. So mga kapatid, mag-pray na lang tayo at alam natin na faith works hand in hand with works. Yan. Ibig sabihin na yung ating pananampalataya ay laki pa natin ang gawa. So we pray, but then we also do the work. Yan. Kailangan din natin magtrabaho. Just like Jacob is the model or example of service of perseverance of industrious. Yan, mga kapatid. Napakasipag nitong si Jacob, mga kapatid. And then, mga kapatid, hanggang dito na lang at sana ay marami tayong natutunan bago natin tanggapin ang ating tinapay at bino, mga kapatid. Alalahanin natin ang service na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na He comes to serve and not to be served. He comes to be a servant. Yan. Na He served us until the end. And He is now on the highest. So pinagpala siya ni God, katulad ni Jacob, ni Joseph. At there is no name above His name that we might be saved. Kaya we remember Him, we remember His sacrifice, we remember God's love for us. At mag-ingat pa rin tayo, mga kapatid, at tayo ay patuloy na mag-ibigan sa isa't isa, at tayo ay magsilbi katulad ni Jacob, great servant siya. At napakaganda ng ating lesson sa araw na to. At we know that God will not leave us just like Jacob. The God of Jacob will not leave us if we put our trust in Him. Hanggang yan na lang po, mga kapatid. Maraming salamat.